Ang social ng datingan, di ba? Ito nga pala si XM68 Bluetooth speaker. Obviously, with LED lights. Gawa siya ng Tilex. Kargado siya ng 4,000 mAh na battery. At sa laki ng battery nito, kahit paggising mo pa lang, music time na. At pagdating ng gabi, baka ikaw inaantok na. Pero itong si XM68, buhay na buhay pa. 15 hours lang naman ang advertised playtime nito. Doon sa last video, naipakita natin yung unboxing nitong XM68. Ang mga kasama lang niyang accessories, of course, user's manual, 3.5mm TRS audio cable, at charging cable. Ang good news dito, USB Type-C na siya. Nakapag-sound test din tayo doon. At napawaw talaga ako na marinig ko yung audio niya. Bago ko simulan itong ating review dito kay Tilex XM68, disclaimer lang po na hindi ko pinopromote ang produktong ito at wala akong kaugnayan sa kumpanyang Tilex. Nandito po ako para i-guide kayo sa inyong pagpili kung magugustuhan mo ba ang speaker na ito o hindi. Gastos ko lahat para makarating ang speaker na ito sa akin at maihatid sa inyo kung ano-ano ba ang meron sa speaker na ito. Ito yung kanyang box. Yung magkabilang side nito ay picture lang ng black at white variant. At dito sa side nito ay yung kanyang operational instruction. At sa kabilang side naman, yung kanyang product specification. At meron din siya ditong sinasabi sa itaas. Dream Sound and Light Show with Music. The more na babasahin ko pa ito, baka mainip ka na at hindi mong patapusin ang video. So, let's move on. Pag-usapan natin yung kanyang physical quality at hatiin natin ito sa tatlong side. At unahin natin yung kanyang controls para sa kanyang volume control at sa pag-change ng input source. Dito sa ating volume control, meron tayong 30 points. Sa bawat pagpihit mo sa kanya is nasa 4%. At yung 4% na yon is napakaganda nung dinideliver niya na audio quality. Malinaw siya. And very responsive din naman itong kanyang mode button. So isang click mo lang, mag-change na siya ng input source. Okay, dito tayo sa isang side niya. Nandito yung kanyang power button at yung button para sa kanyang LED light show. So, okay, just press and hold for 3 seconds. The Bluetooth device is ready to pair. So, alam niyo na, di ba? Yung kanyang voice notification. So, okay, meron tayong button dito para sa kanyang 11 light show. So, ito yung pinakauna. So, para siyang spirit dun sa kilalang brand. And then, try natin yung next. Pangatlo. Pang-apat. Pang-lima. Pang-anim. Then pang-pito. Pang-walo. Pang-siyam. So, para siyang candle-like. And then pang-sampu. Ito yung isa sa pinakagusto ko at saka yung panglabing isa. Ito is equalizer mode siya. So, gagamit tayo ng cellphone or media player. Then, i-connect natin siya at magpatugtog tayo. Okay, true Bluetooth device. Ang makikita lang natin sa kanya is XM68. Yan na yung kanyang Bluetooth ID. The Bluetooth device is connected successfully. Yun lang, disappointing. Okay, now we're connected. Patugtog na tayo ng ating music. And then, makikita natin yung kanyang equalizer mode na lighting. This is one of my personal favorite. And then, yung next din para sa kanya. Pero single color lang siya na yan, nagpapalit-palit-palit. Then, palit tayo sa isa pa. Ito yung last na setting niya. So, dito, ito lang siya. Red-orange. Maganda rin tignan siya sa madilim na lugar. And kung gusto mo magpatugtog ng walang lights para makasave ng battery, just press and hold for 3 seconds. Then, naka-off na siya. Okay, so dito naman tayo sa pang-third part nitong speaker na to. At nandito naman yung kanyang mga access. Yung kanyang mga ports. So una, syempre, mahirap to sundutin. So, kung medyo wala kang kuko, ipautos mo na lang.
Okay. Ito yung kanyang ports. Meron tayong ditong Type-C charging port. And then 3.5 TRS auxiliary port. And then USB at micro SD card slot. And I'm sure itong dalawang ito is supported up to 32 GB. Okay. Now, test naman natin. Mag-try tayo ng ating source. So, nag-load tayo ng music dito. And pag in-insert mo ito, makakarinig ka ng notification sound din. Music play motor. And ganun din siya dito sa USB. Music play motor. Okay. Sa pag-press pala ng volume, guys, huwag mo siyang madadaliin. Kasi pag kami nadali mo is hindi mo rin ma-adjust yung volume niya. Hindi din naman siya malilipat sa next track, pero walang mangyayari kung minamadali mo yung pag-change sa volume. Okay? Kailangan dahan-dahan siya. Siguro, maglaan ka lang ng 1 second pag volume up. Medyo nakakainip nga lang. Okay? This time, nagpe-play tayo via USB and then change natin yung mode niya. Makakarinig din tayo dito ng notification sound. The Bluetooth device is ready to pair. Okay, now the Bluetooth connected device na tayo dito. Is connected successfully. Okay, play tayo. So, ito na siya ngayon ang pe-play. Dalawang variant lang available dito. Itong white at yung isa yung black. Nagusta lang itong design niya. Lalo itong acrylic sheet. Maganda ang datingan, social na social. Kadalasan dito ang tawag nila is plexiglass. At metal yung kanyang speaker grill. Sa loob nito yung kanyang 50mm diameter na speaker at may speaker power siya na 5 watts at 4 ohms. And in case lumabas ka ng bahay at na-disconnect ito sa device mo, don't worry dahil meron itong 10 minutes auto power off. Wala itong kahit na anong IPX waterproof rating. So don't ever plan na basain or ilubog ito sa tubig. Ito yung pinakamahinang volume niya. Ito yung 3.33%. Ngayon, kung ilalagay ko ito sa 0%, ito yung maririnig nyo. Yung maririnig nyo yung hissing sound na yun. At ito rin yung ginawa nating latency test. So, yan yung ating microphone. And then, play tayo dito. Maganda siya tumunog lalo sa mga bass, hip-hop music, EDM. Okay siya, lalo pag bumabayo. Tinutulungan kasi siya nitong passive radiator. So lalong gumaganda yung quality ng mga bass music. Dito sa passive radiator niya sa ilalim, andito yung kanyang description sticker, kanyang brand name, model name, battery capacity, at yung recommendation niya na 5 volts at 1 ampere. Kung gagamitin mo yung 1 ampere na yan, isaabutin ka talaga ng siyam-siyam sa pag-charge. Ako, na-achieve ko yung 5 hours ng pag-charge gamit ang fast charger na 3 amperes. Very visible din yung kanyang red LED light, at magta-turn off ito kapag full charge na. Ang hindi ko pinakanagustuhan dito kay XM68, yung kanyang voice notification sa pag-power on at saka yung sa pag-change ng input source. Alam mo yung mga Bluetooth speaker na nabibili sa palengke? Ganun na ganun yung kanyang voice notification eh. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila nakita yon or napansin. Kung i-compare natin siya dito kay XM20, yung pag-change siya ng mode is beep lang yung maririnig natin. Sana ganito na lang yung ginawa niya dito kay XM68. Overall, okay itong si XM68 kahit wala itong FM radio. At timing din yung kanyang pag-release dahil malapit na ang Burr Months. Napakagandang pangregalo ito ngayong darating na Christmas. Malaking tulong pag-subscribe nyo para makagawa pa tayo ng ganitong klaseng video review.
Hanggang dito na lang para dito kay SM68. Paalam at hanggang sa muli.